So, maganda exercise to kung gagawin nyo to lahat. At saka, tandaan nyo, kung gagawin nyo to lahat, kailangan walang masyadong rest. Okay? Ito lang yung tip ko. Kailangan dire-diretso. Saka, dapat tamang form. Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, bibigyan ko kayo ng isang workout routine. Ang tawag sa workout routine na to, full body workout routine or yung tinatawag nilang total body workout routine. Ano ba yung total body or full body workout routine? Yung total body or full body workout routine, ito yung wino-workout yung buong katawan natin. Okay, kaya siya sinatawag na total body or full body kasi buong katawan, di ba? Saka sa video to guys, i-update ko rin kayo sa bodybuilding contest ko. Saka sa video to guys, i-update ko rin kayo sa bodybuilding contest ko. Magko-compete na ako guys tomorrow o bukas. So, ang ginawa ko, itong workout na to, nilagay ko siya dito sa video to para makita nyo kung ano yung win-workout ko bago ako mag-compete sa bodybuilding ko. Okay, so win-workout ko yung buong katawan ko. Okay, at saka sa video to, i-update ko rin kayo yung suot kong bodybuilding trunks. Okay, kasama yung kaibigan ko, si Darren. Pero magko-compete siya sa different category, pero ako different category. So, papakita ko sa inyo yung mga posing routine namin dito sa video to. Suot na yung bodybuilding trunks ko. Pero huwag kayo natawa dun ah, sa bodybuilding trunks ko kasi kulay blue yun eh. So, royal blue siya. So, kung papapanood nyo man yun, sana huwag kayong tumawa kasi nakakatawa siya eh. Okay, pero bago kumpisa itong video, kung bago po kayo dito sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka, nag-upload din po ako ng video once a week or every Friday. Yan guys ah, every Friday lang ako nag-upload dito ng video. So, punta lang kayo lagi dito sa YouTube channel natin every Friday para makita nyo yung bago kong video or katulad ng videong ito. Katulad ng videong to. Okay? Kung mamiss nyo man yung video ko, basta i-click nyo lang yung notification button dun po sa baba itong video para once na nag-upload ako ng video, kung mamiss nyo man to or lahat ng mga bagong video natin, eh, manonotified pa rin kayo. Huwag nyo kalimutan yun ha. At saka gusto ko rin po sana i-clarify na hindi ako doktor, hindi ako nutritionist or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder, pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, i-share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din or yung fitness body nyo din. Okay? Umpisa na po natin itong video. Habang nagsasalita po ako ngayon dito, makikita nyo ako ngayon dito sa baba. Okay, nandito ako ngayon sa baba, sa maliit na square. Okay, nandito ako ngayon, habang nagsasalita ako, ginagawa ko tong workout na to. Itong mga workout na to, iisa-isahin ko, okay, kung saan ako nagsimula at saka kung ano yung mga benefits nito sa katawan natin. I-explain ko sa inyo kung ano yung target muscle nito habang ginagawa ko to para may idea kayo kung paano to gawin. Yung unang exercise na ginawa ko dito, ito yung sa para sa chest. Ginawa ko dito yung para sa chest, ito yung dumbbell chest press. Different exercise to, okay, para to sa chest or para sa dibdib natin. Eh, yung unang or number one na exercise na ginawa ko dito. Kung nakikita nyo dito, ginawa ko dito yung isang kamay ko nakataas, tapos yung isang kamay naka... Ang purpose nun para ma-isolate yung each muscle natin, okay, sa left at saka sa right, or sa kaliwa, saka sa kanan. Ayun yung purpose nito, kaya ako to ginawa para sa buong chest natin. Okay, tandaan nyo, ito yung number one. Yung pangalawang exercise naman, yung ginawa ko sa back. Itong sa back exercise naman, ang ginawa ko dito, yung tinatawag nilang single arm row, okay, or single arm dumbbell row. Yung single arm dumbbell row, maganda naman to para sa lats. Yung lats natin, ayun yung nasa likod na malaking part ng muscle natin. O yung malaking part ng muscle natin sa likod. So, ang ginawa ko, yung single arm, ibig sabihin ng single arm, isang kamay lang sa kaliwa at isang kamay lang sa kanan. Okay? So, ang ginawa ko repetition dito, at least 15 repetition each arm. Tandaan nyo ha, each arm. Okay, ba't ko to ginawang single arm row? Itong single arm row, maganda to para ma-isolate. Okay? Tandaan nyo ha, maganda to para ma-isolate yung muscle natin. Hindi lang sa chest, hindi lang sa back, para sa buong katawan natin. So, kaya ginawa ko dito yung single arm. Ang purpose ko dito sa workout na to, para ma-isolate lang yung buong katawan natin. Hindi ako nagtitraining dito or nagbubuhat para sa strength or endurance. Para lang to sa isolate, para ma-isolate yung muscle natin, para ma-isolate yung muscle ko, para bukas, bago ko mag-compete, pag nilagyan na ako ng tan,
natatandaan at saka nag-perform na ako sa stage, eh full yung muscle natin makikita sa stage. So hindi to yung strength or yung endurance training. Iba yung training na yun. Ibang training split to, okay? Tapos yung pangatlong exercise naman na ginawa ko dito, yung sa shoulder. Yung shoulder na ginawa ko dito, ito yung military press. Single arm military press or yung single rep military press. Okay, yung single arm military press, ito naman yung wino-workout ng isang kamay sa kaliwa tapos isang kamay sa kanan. Isipin nyo na lang yung parang sa chest, yung single arm chest press. Okay, yung wino-workout yung kaliwang side tapos wino-workout yung kanang side. So make sense siya, diba? Ang purpose naman ito para to sa shoulder. Okay, yung shoulder, yung muscle natin sa shoulder, ito yung sa front, sa side o yung sa tinatawag nilang delts at saka sa rear or sa likod, rear. Rear side, yung sa likod yung tinatawag. Okay, ayun yung front side at saka rear na shoulder muscle na wino-workout nito. So, yun yung mga muscle group na tinatarget nito. So, ang sinasuggest ko kung gagawin nyo to, kailangan ipipik. Kailangan kukunin yung workout or kinukunin yung dumbbells o yung pagbuhat nyo dito, kailangan ma-feel nyo yung target muscle na wino-workout nyo. Okay? Ang wino-workout ko dito yung shoulder ko, hindi yung lower back. So, ibig sabihin, kailangan ma-feel ko dito yung shoulder ko na nag-work, hindi yung lower back ko. So, ibig sabihin, kailangan hindi siya ganun kabigat yung binubuhat ko, tamang form. Tandaan nyo yan ha, number one tip ko dito, tamang form. Kasi kung hindi tama yung form nyo, ang mangyayari niyan eh, wino-waste nyo lang yung time nyo o inaaksay nyo lang yung time nyo sa pagbuhat, hindi naman tama yung pagbuhat nyo at saka hindi nang workout yung tamang muscle. Tandaan nyo, itong workout na to, kailangan mind and body connection. Ano yung mind and body connection? Yung mind and body connection ay yun yung magbibigay ng full workout para sa muscle na tinatarget natin. Kumbaga, siya yung nag-workout. Kasi kung hindi mo wino-workout yung tamang mind and body connection o yung tinatawag nilang proper form ng pagbuhat, eh ang nangyayari yan, hindi mo wino-workout yung tamang muscle group at the same time, eh wala rin nangyayari sa ginagawa mo. Misa kung hindi sobrang gaang yung binubuhat mo, eh sobrang bigat. Okay? Kailangan tama, kailangan pa-feel mo yung burn sensation. Okay? Yung burn sensation naman, ay yun yung ibig sabihin yung umiinit yung muscle group na tinatarget mo o tinatry mong i-workout. Okay? Tandaan nyo yan ha, yun yung mga tip ko dito. Tapos, yung pang-apat na workout naman na ginawa ko dito, parang naman to sa bicep. Okay? Yung bicep, ang tinatawag dito sa workout na to, yung Spider-Man bicep curl. Di ko lang kung tama yung term ko, yung Spider bicep curl or lying down bicep curl. Dalawa kasi klase yun eh. So, kung ano man yung tama doon, eh mamili nila kayo kung gusto nyo tawag dito sa exercise na to. Pero, isa lang yung tinatarget nito, yung bicep natin. Okay? Ano ba yung bicep? Yung braso natin. Yung muscle natin sa braso natin. Ayun yung isang muscle lang na tinatarget dito, wala nang iba. Tandaan nyo, ang wino-workout nyo dito, yung bicep nyo. Hindi yung tricep nyo, hindi yung lower back nyo, hindi yung shoulder nyo. Okay? Ang ginamit ko lahat dito ng mga weights, lahat to light weights. Kasi gusto ko ma-feel dito yung isolation. Ma-isolate yung buong katawan ko, yung buong muscle ko. Hindi yung pagbubuhat ng strength or yung pagbubuhat ng endurance. Kasi iba-ibang klaseng mga training yun. Tandaan nyo yan ha. Kung magbubuhat kayo, kailangan tamang form, tamang weights, tamang reps. Ayun yung suggestion ko dito. Punta naman tayo sa susunod na exercise o sa susunod na muscle group na tinrain ko. Yung susunod na muscle group naman na tinrain ko dito, ito naman yung tricep. Ang ginawa ko dito, gumamit ako ng machine, yung tricep dip machine. Okay? Kung meron ito sa gym nyo, gamitin nyo to kasi maganda tong exercise para ma-isolate ulit yung tricep natin. Okay? Dalawang klase kasi ito eh. Yung una, yung tricep natin, yun yung major na ma-work dito. Pangalawa, yung chest natin. Okay? Yung tinatawag nilang secondary muscle group. Yung primary muscle group ng wino-workout nito, yung tinatarget nito, ito yung tricep. Maganda tong exercise na to para ma-isolate yung buong tricep natin at the same time, tandaan nyo to ha, at the same time para ma-isolate din yung chest part natin. Okay? So, kumbaga itong machine na to, double purpose to. Para sa tricep, number one, yun yung mandatory. Pangalawa, yung primary. Sorry, yung primary, yun yung para sa tricep. At saka yung secondary para sa chest. Okay? Basta gagawin nyo lang to ng tamang weights, tamang reps, tamang form. Basta tama lahat, mapifeel nyo dapat yung tricep nyo, yun yung umiinit o yung nagbe-burn. At saka pangalawa, yung chest natin. Okay? O yung inside chest natin at saka yung outside chest natin. Kasi yun yung dalawang muscle group na tinatarget nito. Isipin mo lang para ka nagdi-deep. Okay? Kaya siya tinawag na tricep deep machine. Okay? Okay ba yun? Tapos punta naman tayo pangalawa sa legs. Okay? Yung mga sinabi kong mga unang yon tawag doon upper body training muscle group. Lahat yun upper body. Lahat ng nasa upper body part natin nandun. Okay? Nandun yung chest, nandun yung back, nandun yung tricep, nandun yung bicep, at saka shoulder. Okay? Kaya yung punta naman tayo sa lower body natin. Punta naman tayo sa legs. Ang tinawin ko naman dito sa legs, ang tawag dito ay yung goblet squat. Yung goblet squat, yung ginawa ko dito,
kumuha ako ng kettlebell. Yung kettlebell, ang ginawa ko, hanawa ko yung kettlebell. Tapos, yung ginawa ko, nag-perform ako, parang squat, pero ang gamit ko namang kettlebell. Etong exercise na to, maganda to para sa quads or quadricep muscle natin, sa inner thigh natin, at saka sa glutes natin. Okay? Tandaan nyo yung mga muscle part na yun kasi importante yun. Kung gagawin nyo to, kung gusto nyo i-workout lang yung quads nyo, yung inner thigh, at saka yung glutes natin, yung glutes yun yung puwet natin, yung muscle natin sa puwet. Okay? Maganda tong exercise na to kung gagawin nyo to ng tama, ng proper form, ng proper repetition, ng proper set. Okay? Mag-feel nyo dapat yung legs nyo nag-burn, hindi yung likod nyo. Okay? Dapat tamang form, hindi kayo naka-curve dito o naka-curve ang ginagawa to. Hindi rin kayo dapat naka-over extension. Okay? Tandaan nyo yan kasi maganda tong exercise na to para sa legs, para ma-isolate yung leg muscle natin. Okay? Kasi malaking part yung leg muscle natin eh. Tandaan nyo yan ha. Yung leg muscle part natin, isa yun sa pinakamalaking part ng muscle natin sa katawan. O yung una, yung back, pangalawa yung legs. Tapos yung tumunod naman na exercise na ginawa ko dito, ito naman yung calves. Kung di nyo alam yung calves, ayun yung sa ilalim ng legs natin sa likod ng tuhod natin or sa likod ng between ng tuhod o ng paa natin. Ayun yung tawag sa muscle na yun, yung calves or yung mga calf muscle. Magandang exercise to. Ang ginawa ko naman dito, ginamit ko yung machine para sa leg press o yung tatawag ng leg press machine. Pero ang ginawa ko, ni-stretch ko yung calves ko o yung calf ko para ma-workout siya. Instead na ma-workout ko yung sa legs ko, yung sa quadricep ko or quad inner thigh or thigh ko, ang ginawa ko, naka-straight yung dalawang paa ko dito, nilagay ko yung dalawang paa ko, tapos yung dalawang paa ko, nakapatong lang siya, halfway, tapos ang ginagawa ko, wino-workout ko yung calves ko. Kung nakikita nyo din sa picture, yung calves ko, yun yung nag-work, okay? Wala nang iba, hindi yung lower back ko, hindi rin yung quads ko, yung quadricep ko, kung hindi, yung calves muscle ko lang, o yung calf muscle ko lang, okay? Kung nakikita nyo, ganyan yung ginagawa ko. So, ayan yung mga exercise, guys. Tandaan nyo lang mga exercise na to, ha? Full body yan. So, simula sa chest, sa back, sa shoulder, sa tricep, bicep, sa legs, sa quadricep, inner thigh, at saka sa glutes, at saka sa calf muscle, okay? Last exercise, ito guys, ha, pinaka-importante to para naman sa abs. Itong exercise na to, paganda to kasi una sa lahat, na-isolate niya dito yung abs natin at the same time, pati na rin yung core natin, okay? Ang ginawa ko dito, meron akong rolling pin o yung tinatawag nilang ab rolling pin. Kung meron kayo nito or kung wala, bili kayo. Kasi mura lang to kung sa mga makakabili or recommend ko sa online. Punta kayo sa online, bili kayo nito para makatulong to sa exercise na to or para makatulong sa gagawin yung exercise na to. So kung gagawin nyo to, kailangan tamang form. Okay, kailangan nag-burn yung abs nyo, hindi yung likod ha. Tandaan nyo, hindi yung lower back nyo. Kailangan yung abs nyo naka-isolate, naka-engage. Okay? Ano ba yung engage? Hindi yung engage na magpapakasal. Kasi yung engage, ibig sabihin, naka-isolate yung muscle natin. Ibig sabihin, naka-engage, naka-tense siya habang ginagawa mo to. So, ibig sabihin, nag-workout yung abs mo at the same time, pati na rin yung core natin. Okay? So, maganda exercise to kung gagawin nyo to lahat. At saka, tandaan nyo, kung gagawin nyo to lahat, kailangan walang masyadong rest. Okay? Ito lang yung tip ko. Kailangan dire-diretso. Saka, dapat tamang form. Hindi ganun kabigat yung mga weights na gagamitin nyo dito, at the same time, kailangan yung mind and body connection. Okay? Kailangan nagbe-burn kung ano man yung wino-workout nyo dito. Okay? At saka guys, sabi ko kanina sa unang video ko, napapakita ko dito yung mga posing routine ko kasama yung kaibigan ko na si Darren. Ako saka si Darren, magko-compete kami ng same competition show pero different division. Kasi mas mabigat siya sa akin ng 5 kilo, so baka ilalagay siya sa heavier category, ako naman sa lighter category. Kasi ako, yung weight ko ngayon eh 66 sa umaga, tapos sa hapon 67 to 68. So ilalagay ako sa under 70 kilos category, siya naman sa over 70 category or under 80 kilograms category. So ang weight niya nasa 72 to 73 kilograms. So yung weight niya sa weight ko, malaking difference. So kung makikita nyo yan, at saka mas low yung body fat niya compare sa akin. Okay, kung makikita nyo yung comparison namin, pinapractice namin yung mandatory posing namin, at the same time, tinitingnan namin kung ano yung dapat namin improve para bukas, ready na rin kami. So marami ako natutunan dito sa bodybuilding competition na to. So ang gagawin ko, pag in-update ko na to, siguro after 2 weeks pa kasi may mga nakaline na pa akong mga video. So kung mapanood nyo man to, in next video na gagawin ko, tatry kong i-update o gagawa ko ng isang vlog video para sa buong araw, para bukas dun sa competition ko. Okay? Tatry kong gumawa ng isang mahabang video para lang dun sa competition ko. So kung interested kayo dun, stay tuned lang kayo dito at saka kailangan subscribe kayo para mapanood nyo yun.
Okay, so ito po muna yung video ko ngayon. Sana po itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video. At saka huwag nyo kalimutan guys, like nyo itong video, okay? Huwag nyo kalimutan na like nyo to. Ulitin ko lang po guys, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka huwag nyo rin po kalimutan na nag-upload po ako ng video once a week. Every Friday. Ayan guys, every Friday. Punta na kayo sa YouTube channel ko every Friday para sa bagong video natin. Kung ma-miss nyo man yung video ko every Friday, kailangan nyo lang pong i-click yung notification button dun po sa baba nitong video. Para kung ma-miss nyo man to, mananotify pa rin kayo. Okay? At saka, para makita nyo rin naman ako every week. Ito po muna yung video ko ngayon. Kita-kits ulit tayo next week para sa bagong video. Excited na rin ako guys para bukas sa competition ko. So, explain ko next time yung sa competition ko and sana maging okay naman lahat. So, thank you for watching. Peace.